Naupo. Hindi po. Lian Alejandro. No. 30 taon mahigit ang pagitan ng dekada 80 sa kasalukuyang milenyo. Hindi katakataka na ang panahon na iyon ay malayo na sa kamalayan ng mga estudyante ng UP ngayon. Marahil di lang nila alam na malaki ang naging ambag ng mga leader estudyante tulad ni Leian sa kung ano ang UP ngayon. Dinala ni Leian sa mas mataas na antas ang aktivismo ng universidad laban sa diktaduryang rehimeng Marcos. Hindi kabigla-bigla lahat ng mga Pilipino ay squatter sa sarili nilang bayan. Full of energy. Hindi kabigla-bigla. Seryoso, pero malakas tumawa. Na ang mga tanggagawa ay aki. Mapagbasa, mula kay Lenin hanggang kay Tolkien. Natapwat na pakayaman ng bayang Pilipinas. An astute strategist. Hindi na bigla-bigla na tayo ay stood out as one of the more responsible student leaders. Mga walang oportunidad, tayo parang hindi lumiginhawa at mga Pilipino parang naghihirap sa bayang Pilipinas sapagkat ang bayang ito ay hindi sa atin. Pero, hindi sa ganito unang namulat si Leian. Mas guwapo ako kay Leian eh, di ba? Pinamatino mo si Leian, no? Ayan, katingin sa'yo. Si Leian ay ipinanganak noong 10 Hulyo 1960 sa mag-asawang Rosendo, isang OFW at Salvacion, isang public school teacher, panganay sa 4 na magkakapatid. Kita niyo nga, pagpumorma rin akong ganyan eh, mas guwapo. Kuya ni Kiko. Maliit lang ako. Kasi mas bata nga ako kailan ng mga 2 years. Middle class family kami, pero si nanay, most especially si nanay, ang priority niyan, ano, kung gagastos yan, basta education-based. Pabili sila ng laruan, hina-hand-me-down lang sa amin yan. Sina nanay at sina tatay bumili ng yung trend na na-release, na umiikot. So, nung araw, big time yun, ano. Bata pa lang sila, curious agad yan sa mga iba-ibang bagay. Dinaklas niya yung ano, dinisassemble niya. Of course, kasi niya malam, ba't umaandar ito? Paano umaandar? Unfortunately, hindi niya maibalik. Sa dating, ano, mga less than, mga 7 years old lang siguro sila ng ito, no? 6, 7 years old. It was time na iahan mo daw sa akin yung laruan. Nilalagyan ko nila ng taliyo, inihila ko na lang. Dahil nasira. Mahilig sa chess. At hindi siya yung chess lang na, ano, kasi seryosong chess, may libro siya, nagbabasa siya ng mga Queen's Gambit or whatever. Alam niya yan. May kami simpleng pagsasaya. Siya, pagsasaya at the same time, may structure. Siya yung klaseng bata o tao na hindi siya basta-basta tumatanggap na isang bagay na hindi niya aalamin kung bakit ganito itong bagay na to. Hihimay-himay niya yan, no? I-analyze niya yan. Mi-misunderstood mo siya or mamimisjudge mo siya. Parang lumalabas na ano siya, rebelde. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the president. 12 taong gulang si Leian nang ideklara ang batas militar. Tulad ng ibang Marshall o baby, magbibinata si Leian ng walang kamuwang-muwang sa tunay na dahilan kung bakit may umiiral na batas militar. Si Leian is a good actor, stage actor. Leian played the role of yung minister sa King Inay. May angking galing sa pamumuno. Nakuha niya ang respeto ng mga kaeskwela kahit assistant corps commander lang siya ng kanilang Citizens Army Training o CAT. Nang graduate, nagpa siyang pumasok sa UP. Naipasa ang UPCAT, BS Chemistry ang unang kursong kinuha taong 1978. Sinasalubong ng nakadipang dibuho ni UP Oblation ang mga pumapasok sa pamantasan. Obrang nilikha ng national artist na si Guillermo Tolentino na lumikha rin sa Bonifacio Monument. Ang UP Oblation ay simbolo ng kalayaang pang-akademiko ng universidad. Kalayaang matuto, maging kritikal at magpahayag. Kung di tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung di tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ito ang slogan na naging simbolo ng pagiging scholar ng bayan
Pagkatapos lumabas sa special issue ng Philippine Collegian noong Agosto 1975 sa termino ni Abraham Sarmiento Jr., ang editor-in-chief. Ang tema ng dulang taon-taon ay pinapalabas ng UP Repertory Company, ang Iskolar ng Bayan. Tema rin sa freshman orientation tulad nito noong 1978 na tiyak na dinaluhan ng bagong iskolar ng bayan na si Leyan Alejandro. Umpisa pa lamang ay hinihimok na sila na paglingkuran ng sambayanan. Sophomore si Leyan ang nag-apply at natanggap bilang features writer sa Philippine Collegian. Di lamang husay sa pagsusulat, kundi talas ng pag-aanalisa at tapang ang pinamalas ni Leyan na ikinabahala ng kanyang ina. Nababasa ko yung mga article niya doon sa mga write-up niya doon sa Collegian na binibira niya si Marcos. Iniiyakan ko siya. Pinaalis ko siya dyan. Ngunit hindi na rin sasapat ang pagsusulat. Nag-organisa na rin si Leyan. Isa siya sa nagtatag ng Anti-Imperialist Youth Committee na nagsilbing daluyan din ng kanyang mga pananaliksik at pagsusuri. Kinalaunan, ito ay naging YND o Youth for Nationalism and Democracy. Si Leyan ang founding chairman. Lumipat na rin si Leyan sa kursong Philippine Studies. Malinaw ang tinatahak na landas ni Leyan, ang aktivismo. Ilang taon nang nangangalampag ang mga estudyante upang maibalik ang karapatang magkaroon ng student council na ipinagbawal ni Marcos. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa kampanya upang maibalik ang University Student Council at nagtagumpay. Ang unang halalan ay naganap noong 1980. Ang Samasa o Sandigan Pararal para sa Sambayanan na nooy partido lamang sa kolehiyo ng Sining at Agham ay lumahok sa eleksyon at nanalo. Bukod sa USC, napanalunan din ng Samasa ang lahat ng college councils. Ang kandidato ng Samasa na si Leyan Alejandro ay nahalal na pangulo ng College of Arts and Sciences Student Council. Sa proklamasyon ng mga bagong halal noong Setyembre, hinimok ni Leyan na magkaisa ang mga estudyante at iwaksi ang ideological decadence. Hinarap ng mga bagong halal ang sunod-sunod na banta sa academic freedom at kalayaang magpahayag ng mga estudyante. Hulyo, sinalubong ng truncheon at tear gas ang rally sa harap ng tanggapan ng Ministry of Education and Culture laban sa mapaniil na panukalang Education Act of 1980. Agosto, inaresto si Roberto Coloma, ang editor-in-chief ng Philippine Collegian, kasama ang siyampang estudyante. Disyembre, inaresto naman ang USC chairman na si Malu Mangahas. Campus politics in UP at that time always was linked to national affairs because I was in charge of national affairs. We worked together to plan rallies and plan mass actions and then assess what happened, what went wrong, what went right, you know. As I have said, dahil sa pagkondena ng international community sa malalang human rights record ng rehimen. Proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. Noong Enero 1981, napilitan si Marcos na tapusin ang martial law. Hindi ito pinaniwalaan ng mga iskolar ng bayan. Dahil nagtuloy-tuloy pa rin ang pandarambong at pasismo ng Estado. Kung kaya't pahayag ni Leyan sa isang forum sa UCCP, "We are heading for dangerous times." Isang katangian ni Leyan na kinatuwaan ng senior members ng akademya ay ang paghingi ng opinyon nila. I was the dean of the College of Arts and Sciences. Stood out as one of the more responsible student leaders. After a demonstration, he would come to my office and ask me for advice. What is my impression of the demonstration? I was always warning him that it's not enough to have a demonstration, but you should see to it that you win more sympathy from your fellow students and from the public, general public. Chairman siya ng AS Student Council. At about the same time,
nabuo ang Inang Laya. Project namin noon, ire-record namin for posterity yung mga awitin ng Pakikibaka na hindi kami makapag-record sa recording studio dahil bawal. Nandun lang kami sa bahay ng isa naming kasama, si Becky Demetilio Abraham, hindi makakanta pag walang audience. So marami dun sa mga party namin, yun din yung recording. Kaya si Lian kasama dun sa isang awit na Bobo Nandiliman, kasi merong audience participation yon na sumisigaw ng sige. Kasama si Lian dun sa sumisigaw ng sige. Mahilig si Lian sa musika. Pero talagang 100% sintonado. Sige! Durugin niyo ako, sige! Pasakin niyo ako, sige! Durugin niyo ako, sige! Pasakin niyo ako, nalalo di na magagong rabi na tao. Tiyak na maglalaw sa putong ito. Sige! Kailangan protektahan ang tagumpay. Kailangang paghandaan ang kasunod na eleksyon. Bukod dito, nasa 50 estudyante na ang nakakulong. Bagamat napalaya na ang editor-in-chief ng kolehiyo na si Bobby Coloma at tatlo pa, ang pagpapalaya sa USC chairman na si Malu Mangahas at marami pang iba ay isang mabigat na responsibilidad na pasan ng samasa. Responsibilidad na di inako ng karamihan. Dahil ang isa pang problemang kinakaharap ng mga leader-estudyante ay student apathy. Kung kaya't higit na mahalaga na mapagkaisa ang progresibong puwersa ng mga estudyante upang sama-samang harapin ang mga hamon na ito. Hulyo 1981, nagpa siya ang higit 100 kasapi ng samasa na formal nang ilunsad ito bilang university-wide student political party. Si Jose Pepe Alcantara na inaresto sa AS Steps noong 1978 at kailan lamang pinalaya ang napiling tumakbo para sa pagkapangulo. Uy! Kumusta na? The group decided that I should be the chair. I was reluctant. I just got out from a 22-month detention. I saw this guy, no? Towering, slim, the energy. He was talking a lot. And I said, wow, ito pala si Lian. And I thought it should be a more energetic, vibrant personality like Lian should be the chair of the next election. But then at the end, with that much vibrancy talk with Lian, he propelled the courage to chair the 1981 election. And we trailblazed so many innovation, including the formation of the Center for Nationalist Studies. CNS was created to instill the science of activism. He was very confident in his ideas, but palaging may pagtatanong sa bawat sitwasyon na pasukin namin. Palagi siyang nagtatanong, tama ba itong ginagawa namin? Dinadala ba natin ang mga estudyante sa tamang direksyon? A Lianic mind knows the difference between the science of it and of course to die for that political ideology. And that is very important. And I carry it with me like my daddy did. Mahilig siya kay Jim Croce. And ang appeal sa kanya ni Jim Croce, yung poetry nung lyrics. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Sa gitna ng lahat ng ito, may bumatiko sa estilo ng aktivismo ng mga estudyante. Nagdi-decline yung student participation sa mga mass actions after 1977. At secondly,
in counter-response sa declining numbers, yung mga activists na naging more dogmatic, na more sloganeering, instead of going, you know, room to room to convince students to participate sa rallies at protests. So, nung sinulat ni Leanne yung response niya, it wasn't the usual activist response towards criticism to call everybody a rabid anti-militant or rabid anti-communist or anti-student, but to say, okay, we accept some of your criticism. A question is, how do we go about resolving this? Nakahiligan ni Leanne ang pagbabasa ng libro noong bata pa lamang siya. Nang minsang nais niyang malaman ang luna sa namamayat na kuting ng kanyang lola. Sa pagsasaliksik niya sa Britannica Encyclopedia ng kanyang pinsan, natuklasan niya na ang lunas ay cod liver oil. Sa tuwa ng kanyang ama ay bumili ng isang buong set ng Britannica Encyclopedia na nagpalawak sa mundo ni Leanne tungkol sa maraming bagay. Di magtatagal, magbabasa na siya ng mga librong magbibigay sa kanya ng panibagong pananaw hinggil sa mundong kinagagalawan at sa lipunan. Isa siya sa mga ilang mga estudyante na madalas sa Third World Studies Center noon. So people always puzzle as to why kami ni Leanne became friends. Mapagbasa at very wide ang kanyang interest. Who had a very keen sense of history. We had a similar interest in the Russian Revolution. He would come into discussions and relate what was happening, you know, make parallelisms about what was happening to the Russian Revolution, for example. Pareho kaming may curiosity on Lenin. Mula kay Lenin hanggang kay Tolkien. Paborito niya si Tolkien, Lord of the Rings. No? Yung isusulat niya sa statements, halimbawa ng student council, yun din yung sasabihin niya sa entablado, mas maganda pa. Una, very concrete yung kanyang mga sinasabi. Pagkatapos, merong konting analysis na maiintindihan ng estudyante. Isa si Leanne sa mga unang aktivista sa UP na nagsuot ng chinelas. Para sa mga ibang itibak na makakakitaan mo ng nakachinelas, ano yun eh, nare-reinforce yung caricature ng mga galit sa tibak na mga aktivista were just arrogant slabs. No? Na masyadong seryoso sa pagbabago ng mundo, they couldn't be bothered to dress properly. Pero kay Leanne, hindi. Hindi siya maiteb ng ganun, hindi siya mapagkasya sa ganung analysis because of his brilliance, his charisma, and his ability to engage. Siyempre, binata si Leanne at pwedeng-pwedeng ma-inlove kay Lidi Nakpil. Chair na siya ng AIYC, Anti-Imperialist Youth Committee. At that time, AIYC was leading the discussion on the oil price increases, anong causes niyan, what was wrong with the oil industry, kasi nga, di ba, dominated yan ng multinational corporations. So, it was a big issue. Nag-organize noon ng small group discussion para magpalalim. And I only found out some weeks later that the whole thing was set up for me. Kasi I was active in the church, active in the youth movement, and apparently, tina-target na ako i-recruit. So they set up a group discussion on the topic, at that was part of their effort to recruit me. Anim kami doon, pero ako na lang ata doon ng hindi full-blown activist at that time. So siya yung speaker. Eh ako makulit ako, ang dami kong tanong sa kanya. So I was challenging some of the things he was saying. The next time around na nagkikita kami was already in UP. It was 1 year na hindi siya tumakbo at tumatakbo si Jesse Jimenez at si Jeremy at kaming dalawa ang na-assign para tumulong sa election nila. And that's when we became close. Nanood kami ng 10 Days That Shook the World. And to this day, I do not remember what it was about kasi mas conscious ako, nag-chat kami, nag-uusap kami sa sine, ganyan. Ayun, hinawakan na niya yung kamay ko, nagpahawak naman ako ng kamay. So I guess without saying anything, that started our relationship. Buhay na nagisnan, puno ng ginhawa. Buhay na kumukup, di ata makakayang iwan.
buhay na kahirap, bagay na di gagap. Si Lian ay halimbawa ng isang petty burgues, isang intelektual mula sa gitnang hanay ng lipunan na piniling lumaban para at kasama ng masa. Nang mangyari ang asasinasyon sa kilalang katunggali ni Marcos na si Ninoy Aquino, bagong halal pa lamang si Lian Alejandro bilang chairman ng USC. Ang pambansang trahedya ang magtutulak sa UP na maging bahagi ng pambansang pagkondena sa nangyaring asasinasyon sa kilalang oposisyon. Mangunguna dito ang USC. Muli, napansin ni Lian na problema pa rin ang student apathy na para sa kanya ay mas malalang trahedya. Noon pa mang nakaraang taon ay nakaranas na ang samasa ng diskontento sa mga miyembro nito. Ang pagkakaroon ng malakas na katunggaling partido at ang mababang bilang ng bumoto ay wake-up call sa samasa. Bago ko siya personal na nakilala, campus figure na si Lian. So, pagpasok ko sa UP, actually hindi pa ako mulat agad-agad. Napag-uusapan na siya at nakikita mo siya sa campus at aktibo, nag-o-organisa, nagsasalita. Si Lian, very charismatic. Pero dahil iba yung mundo na kinikilusan ko sa mundo ng mga aktivista, personal kong naengkwentro si Lian nung student council elections. Nagkataon na ang partido ni Lian at ang grupo niya iba sa partido at grupo namin, ang tinatawag ang Samasa at ang Tugon. That was the 1983 elections for student council, and it was of course happening at a very interesting time. Isang malaking hamon para kay Lian bilang USC chairman ang pagtuunan ng pansin ang pang-akademikong suliranin. Habang di tinatalikuran ang tungkulin ng eskolar ng bayan sa lipunan, ligalig na ang buong bansa. Dahil nakaukit na sa puso at isipan ng maraming iskolar ng bayan ang kanilang tungkulin sa lipunan. Sa pamumunong ng USC at suporta ng Samasa, lalong lalakas ang aktivismo ng UP. Ang naging sentro nito ay ang Vincent's Hall. Ito ang student council room ng panahon ni Lian. Ito yung panahon, sa panahon kung saan ito ang naging baluarte ng mga estudyante na namulat at lumaban sa diktadura at sa imperialistang Amerikano. Ito yung student council room kung saan naganap ang napakaraming anyo ng pakikibaka mula doon sa production work, sa paggawa ng mga posters, sa paggawa ng mga pulyeto, pagsusulat ng mga pulyeto. At dito rin namin ginawa, sa naaalala ko, yung napakalaking streamer na iniladlad namin sa taas ng library nung panahon na ipinrotesta namin ang pagdating dito ni General Fabian Baer na kinikilala naming tagapaglungsad ng karahasan ni Marcos nung panahon ng diktadura. Sa mismong pasilyo na ito, makikita nyo dati na nagaganap ang mga pulong-pulong, mga ilang estudyante, nagkakaroon ng discussion groups. Sa kwartong ito naman, ito yung dating conference room na nagbago na. Hindi ko alam ba't nagkaganito. Pero nung araw, maliit lang na conference room ito na punong-puno ng mga estudyante lagi. Dahil tandaan nyo, 1983 ito. At nung araw, pag sinabing maliit na rally, ang ibig sabihin nito ay mga 5,000 estudyante. Ito naman ay papunta dun sa pahayagan ng mga estudyante na tinatawag natin na kolehiyan. Naging mahalagang magkatuwang na organisasyon ang USC at ang kolehiyan, sapagkat lalo pa nung panahon na yon kung saan wala pang Facebook at kasabay nito ay walang kalayaan ng pamamahayag, ang kolehiyan ang mismong naging boses ng student council na nung panahon na yon ay pinamunuan din ni Popo Lutilla. Uy! Long time no see, ah. Si Kiko, ang bunsong kapatid na lalaki ni Lian, ay inutusan ako ni Lian na i-recruit siya sa Kilusan dahil ito daw ay
masyadong napababarkada sa mga kroni ni Marcos. So ano ko, petty B ba ako? Kroni? Kalaban ng revolusyon. Nag-aharing uri. Nag-aharing uri. Hindi, nag-aharing uri nga kakampi mo eh. Okay. Ngayon, itong si Kiko, nung nakasama na namin ni Lian, palagay ko, yun na yung stage kung saan naging napakasaya ni Lian bilang aktivista, bilang leader kabataan, dahil kasama na niya yung kapatid niya na supposed to be ay nasa side ng kalaban. Masaya nakakasama kami ni Lian dahil most of the time, tawa siya ng tawa. No? Masarap patawanin si Lian. Mm-hmm. Eh. Mapakababaw ng tawa nun. Naman tatlo. The unbreakable trio, ika nga. May biro nga tayo, di ba? Ay, biro. Na pag magkakasama kami, sabi ko nga, na The Good, The Bad, and The Ugly. Kung gagawin pelikula ang ating buhay. Kung gagawin pelikula, ang title namin, The Good, The Bad, and The Ugly. Inako ko na yung bad. Sabi mo, bad boy ako, di ba? Sabi niya, kuya, ako na lang yung bad. Tapos tumingin sa akin si Lian. Ang sabi ko naman kay Lian, Lian, imposible ako yung ugly. Lagi sinasabi ni Lian sa akin, ang revolusyon ay walang Sabado, Linggo. Araw-araw ay revolusyon at hindi ito pwedeng ipagpaliban. Si Lian ay umani ng respeto di lamang mula sa kanyang co-counselors, kung hindi sa volunteers. Makikita niyo, kumakain siya sa mga turo-turo at karton diyan sa may likod ng diyan sa may balara. Tutulong siya sa pagtatawid lang ng mga matatanda hanggang sa mga pagtulong, pag-akay sa mga may kapansanan. Utusan, no? Kundi kasama ka ng chairman, no? That whatever you're doing is part of a plan that you all agreed upon and that everyone in that council was willing to do it because the chair was willing to do it. Parang laging kinikwento sa akin ni Lian na napakahalaga na tayo maging classical man. Sa panahon daw ng revolusyon, na ang bawat individual dapat laging kaya mong gawin kung ano ang may iaata sa'yo. And I remember him telling me all the time that leadership is about finding the sharpest line. Kung nararamdaman mo ang nararamdaman ng tao, then finding the sharpest line would be easy. The line that will inspire people to action. You know, he was assassinated. Lian explained to me then, we are student leaders in UP. We are the UP Student Council. And now is the time for us to lead. Because people need to understand how to look or what happened and must be led into seeing how we should view the assassination. Ang asasinasyon kay Ninoy ay naging mitsa ng pagbasag ng takot na muling sugurin ang Malacanang, na huling naganap noon pang 1970s sa tinaguriang The First Quarter Storm. Simula sa araw ng libing ni Ninoy, sunod-sunod na rally ang nilunsad ng iba't ibang sektor kasama ang mga estudyante. Si Leia ng overall command ng YS, o Youth and Students. Sa mga rallies, hindi siya kontento na sinesecure lang siya ng mga tiga fraternity alliance, mga fratmen, di ba? Nandun yan, pupunta yan kung saan nandun yung mga pulis, makikipag-negosasyon, napatagalin ng konti yung rally, napaabantihin ng konti. Okay? At kung magkahulihan, hindi yan umuurong. Okay? Pilit na lang na itinatago, di ba? Dahil kahit na anong sabihin mo, Lian was very valuable to the student movement and you cannot just sacrifice him. Allow him to be caught. Ang pagkamatay ni Ninoy ang nagsilbing mitsa rin sa pagkakaisa ng maraming kritiko ng rehimen. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto'y buhay. Upang pahupain ang galit ng mamamayan, binuo ni Marcos ang Agrava Fact-Finding Commission. Ngunit pagkatapos ng higit isang taong imbestigasyon, inabswelto rin ang komisyon si General Vera bilang kasangkot sa asasinasyon. Upang pigilan ang tuluyang pagkakaisa ng mga tinuturing na kaliwang puwersa at ng kilalang oposisyon, dalawang taktika ang ginamit ng pamahalaan. Plebisito upang amyendahan ang 1973 Constitution at eleksyon na umakit sa oposisyon na lumahok.
tulad ng inaasahan, lumahok ang tradisyonal na oposisyon. Ngunit boycott ang naging desisyon ng progresibong oposisyon. Boycott din ang posisyon ng USC. Gayon din ang mga magsasaka at iba pang sektor ng lipunan na ipinahayag nila sa pamamagitan ng isang lakbayan. Ang UP ang naging kanlungan ng mga lakbayanista ng ilang araw bago tumulak sa Mindoro. Kasabay ng kampanya ng restoration ng USC, sinimula na rin ang kampanya sa pagbabalik ng student regent sa Board of Regents, ang pinakamataas na decision-making body ng UP system, bago dineklara ang martial law. Pinayag ang otomatikong maging student regent ang chairperson ng USC. Ang una at huling student regent ay ang USC chairperson na si Jerry Barican. Subalit, bilang observer lamang, walang karapatang bumoto nang ipinagbawal ang lahat ng organisasyon, fraternities at sororities at student council sa panahon ng batas militar, wala na rin ang student regent. Dahil hindi otomatikong ibinalik, mariing ikinampanya ito ng kasama sa UP, alyansa ng lahat ng student council sa buong UP system. Sa ikalawang kumbensyon ng kasama sa UP noong Nobyembre 1983, hinalal ang incumbent USC chairperson na si Leyan Alejandro. Ngunit hindi ito aaksyonan ng noo UP President Edgardo Angara dahil tutol si Marcos sa nominasyon ni Leyan. Kinailangan pang mapatalsik ng sambayanan si Marcos bago nagkaroon ng kalayaan ng mga estudyante na pumili ng kanilang representante. Noong 1987, si Francis Kiko Pangilinan, ang chairman ng UP Student Council, ang nahalal na kauna-unahang student regent na may voting powers. Gayunpaman, tumatak na ang husay ni Leyan sa pagiging student leader at campus heartthrob. Sa termino ni Leyan, kinaharap ng USC ang isang matinding issue ng mga estudyante laban sa Board of Regents, ang tuition fee increase. Sa unang limang taon ng batas militar, mula 880 million pesos, lumaki ng hanggang 2 billion pesos ang budget ng militar. Mula 60,000, dumami ng hanggang 250,000 ang military personnel. Naging mistulang private army ni Marcos ang sandatahang militar, tagapaghasik ng takot sa syudad at sa kanayunan. Kung kaya't mariing panawagan ng USC, books not bullets, edukasyon hindi militarisasyon. Matagumpay nilang naipanalo ang kampanya hanggang sa tuluyan ng ibasura ng BOR ang dapat sana ay aabot sa 300% tuition fee increase. 1984, sophomore ako. Sabi sa akin ni Leyan, Mon, mag-enroll ka lang, pero sumama ka na sa akin para sa Alliance War. Lalabas na tayo ng UP. Halos pa-exit na si Leyan sa UP. Papunta na ng multisectoral organization sila noon. Ang daming mga personalidad na hindi naman members ng kaliwa na gustong gusto sila yan. Yung ideology niya, yung prinsipyo niya, hindi niya ipipilit sa iyan. Parang magkikwento lang sa iyan. Parang magkikwentuhan lang kayo. Banda huli, parang mga humisyo na. Oo nga, no? Tama yung paninindigan ng tao na to. Gusto ko tong tao na to. Katani. Kinikwento ni Erin, saya ni Katani pag nakakasama si Leyan, gano'n. Ang husay at karisma ni Leyan ang magdadala sa kanya mula sa pagiging leader-estudyante tungo sa pagiging leader pambansa. Si Leyan ay naging bahagi ng mga organisasyon na itinatag ni na Senator Tanyada at human rights lawyer Jose K. Pepe Diokno. Justice for Aquino, Justice for All Movement, o JAJA, CORD, Kaakbay, at Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy. Ngunit may iluluwal na mas malawak na organisasyon na naging susi si Leyan. Ang bagong alyansang makabayan o bayan. Sa founding congress nito, nahalal si Senador Lorenzo Tanyada bilang chairman.
at si Leyan Alejandro ang Secretary General. Para sa bayan, hindi hari o reyna, kundi ang mamamayan, ang tunay na mapagpasya. Ang masa lamang, ang siyang tunay na bayani. Ang masa lamang, ang siyang tagapaglikha. Ang masa lamang, ang siyang tagapaglikha. Ang masa, para paglikha ng kasaysayan. Sundin ang buong tatag, ang linyang pangmasa. Mula sa masa, tungo sa masa, ito ang ating patnubay. Sundin ang buong tatag, ang linyang pangmasa. Mula sa masa, tungo sa masa, ito ang ating patnubay. Makipagkawag, matakot, harapin ang kahirapan. Magkaisa at lumaban ng makamtan ang tagumpay. Magpakatatag, huwag matakot ng mapalaya ang bayan. Hanay natin ay tibayan at durugin ang kalaban. Magpakatatag, huwag matakot sa mga pagpapakasakit. Kahirap ay pangibabawan ng makamtan ang tagumpay. Makibaka, huwag matakot! Hanggat hindi tayo nagiging mga bayan at hanggat hindi natin napapalaya ang bayang Pilipinas, hindi kahit kailanman tayo hunan, hindi kahit kailanman tayo magkakaroon ng kapayapaan at hindi kahit kailanman natin masasabi na ang Pilipinas ay pinag-aarihan at pag-aari ng mga Pilipinong katulad ninyo, katulad nating lahat. At ng lahat. Siyempre si Leyan, for several years yan parating under some sort of threat of arrest. May iba-iba yan eh, hindi lang aso, may PCO ba yung isa pa. Basta iba-ibang versions yan na inisyo ni Marcos. Sa pamamagitan ng ASO o Arrest Search and Seizure Order, naaresto ang Philippine Collegian Editor na si Abraham Sarmiento Jr. noong 1975. Ang naging USC Chairman si Jose Pepe Alcantara noong 1978. Muli isa na namang Collegian Editor na si Bobby Coloma at USC Chairman Malu Mangahas noong 1980. Inalis nga ang martial law. Naglabas naman ng bagong batas si Marcos. Ang Presidential Commitment Order na kinalaunan ay naging PDA o Preventive Detention Action. Ayon sa International Commission of Jurists, ang PCO at PDA are the most notorious of the Marcos decrees. Sa bisa ng PDA, inaresto sina Leyan at JV Bautista nang namagitan sila sa nagigitgitang pulis at nagmamarchang mga kabataan patungong Camp Crame. Ang rally, di umano, ay aktong insureksyon at subersyon. At ang ginawang pamamagitan nina Leyan at JV ay conspiracy to commit insurrection. Sa ilalim ng PDA, maaaring ikulong ng di lalampas sa isang taon. Tanging ang presidente lamang, si Marcos, ang maaaring magpalaya sa arestado o panatilihin itong nakakulong. Dahil sa husay ng nagboluntaryong abogado na si Attorney Wigberto Tanyada, napalaya sina Leyan at JV matapos lamang ng 2 buwan. Sa loob ng 2 buwang pagkakakulong, may realisasyon si Leyan na sinulat niya sa isa sa kanyang love letters kay Lidi. The struggle for freedom is the next best thing to actually being free. Ang isang eager na magkasal na kami ay parents niya. They sort of thought na pag nag-asawa na kami, he would settle down a bit more. Hindi naman ganun na nangyari, syempre, kasi. Sa hirap at sa ginawa, ako'y iyong kasama bituing
mapagpala ang gagabay sa ating dalawa. At kahit yung isang ninong namin, Dean Manansan, Joe Manansan ng UPAIT, nag-organize siya na yung simple handaan after the church wedding. So kami-kami rin, community effort ng maraming mga tumulong. Tayo nang gumaot sa bangka at damihin ang tubig sa mukha. Lasapin ang simoy ng hangin magpahanggang libing. Noong 19 ng Setyembre 1987, sa isang press conference na ginanap sa National Press Club sa Maynila, inanunsyo na Lian ang planong pagkilos ng bayan sa nalalapit na anibersaryo ng batas militar. Pabalik ng Quezon City sakay sa kotse, naisip ni Lian na basahin ang libro ng Italian socialist writer na si Antonio Gramsci. Subalit, nangyari ang hindi inaasahan. Pinaslang si Lian. Death threats are published in the papers every day. Just a few days ago, high officials of the military declared war against the so-called communist France, and Bayan was one of them. So we don't need to receive death threats in the form of letters. It's been published every day. Ang dating mainit na relasyon sa pagitan ng Bayan at byuda ni Ninoy ay nagsimulang manlamig halos 2 taon bago nangyari ang pagpaslang kay Lian. Nang inanunsyo ni Marcos ang snap election sa American media noong November 1985. I understand the opposition has been asking for an election. In answer to their request, I announce that I am ready to call a snap election. I hereby affirm my candidacy. Nagpa siyang lumahok ang opposition liberal at tinanggap ni Cory ang hamon. Boycott naman ang naging tugon dito ng bayan. Would you like to sit down first? They are still registering. How long have you been? 1 month. Nang dinukot at pinaslang ang labor leader na si Calando Olalia at kanyang driver noong Nobyembre 1986. Nang minasakar ang mga magsasaka sa Mendiola noong Enero 1987. Nang sinundan ito ng isa pang masaker ng mga magsasaka ng Lupao, Nueva Ecija. Nang pumasok sa politika si Lian noong May 1987 election sa ilalim ng Partido ng Bayan. At isa lang pong ating tandaan, wala akong magmamalasakit sa ating mga mamamayan kundi tayo mamayan. Baka naman yan. Wala akong magtatanggol sa ating mahihirap kundi tayo mahihirap. At kinalaban ang manugang ni Cory, ang nakaupong mayora na si Tessie Aquino Oreta sa posisyon ng kinatawan ng distrito ng Malabon na Votas. Mataas ang ekspektasyon ng ating mga kababayan sa Aquino government, especially sa pinaghirap nila under the Marcos regime. Ngunit tingin namin, hindi realistic expectation to expect that the Aquino government or any government can turn things around for the better overnight. That's impossible. That's impossible in 10 months, in 1 year, even in 2 years. The realistic and even necessary expectation is to expect that steps be taken, policies be formulated patungo sa fundamental resolution of the problems of the people. Now, yan ang aming attitude. Kaya lang, ang disturbing dyan ay, even if we assume that the Aquino government or any government cannot turn things around, wag naman sanang lumala pa. Kaya lang ang nakikita natin... Nakita nga ni Lian na palala ang sitwasyon. If they can hit land, with this statue, they can hit any one of us. Ang pagpaslang kay Lian ay laman ng maraming dyaryo hanggang sa ibang panig ng mundo. Alejandro was gunned down after announcing a major demonstration for today in the Philippines. Kinundina ng iba't ibang grupo sa loob at labas ng bansa. Pinagdalamhati ng mga kamag-anak, kaibigan, maging mga mag-aaral ng UP. Iba't ibang organisasyon.
at ng samasa. Pinagluksa ng libo-libong mamamayan. Walang serious, continuous investigation na ginawa ang gobyerno about it. Yung NBI, nag-investigate sila, they went to the scene, ganyan. In-interview nila yung mga kasamahan kong nasa loob ng sasakyan. And strange na may NBI investigation na naganap na ni minsan hindi ako kinausap. Niniwala kong military gumawa. Oplan ng Batbitag, yun yung operations ng military at that time. Sa ilalim ng Oplan Lambat Bitag, 30 aktivista ang pinaslang noong 1987. Isa rito, si Leanne. Every struggle kasi, no? Produces its great men, di ba? The national struggle, which began with Sina Bonifacio, the anti-colonial struggle, produced the heroes of the anti-colonial struggle. And the nationalist
struggle produces persons who intellectually, emotionally, philosophically personifies the struggle. Sa edad na 27, nabilang na si Leanne sa hanay ng iba pang mga martir ng bayan. Si Leanne ay patuloy na nabubuhay sa alaala, diwa at isipan ng maraming humanga sa kanyang husay sa pagsusulat, pagtatalumpati, pag-organisa, estratehiya, pakikipag-alyansa, sa kanyang katapangan at katatagan ng loob. Bilang pagkilala sa naging kontribusyon ni Leanne sa pakikibakal laban sa diktaduryang rehimeng Marcos. Ang pangalan ni Leanne ay iniukit sa Wall of Remembrance ng Bantayog ng mga Bayani kasama ang maraming mga bayani ng bayan. Itinatag naman ni Lidi Alejandro at ng mga kaibigan ang Leanne L. Alejandro Foundation o LLAF. Sa 10th anibersaryo ng pagkamartir ni Leanne noong 1997, isinagawa ng LLAF ang produksyong Leanne, the Musical. Kada man ang lumipas, ang alaala ni Leanne ay mulit-muling binubuhay ng mga estudyante na hindi man lang nakilala si Leanne. Ang Leanne the Filipino Musical ay isinadula ng UP Repertory Company noong 2013 at UP Dramatista noong 2017. Ng maraming kabataan, ito'y dapat kaagad ay supuin. Kabataan ng komunista, patayin hanggang maaga. Ngayon na, ngayon na, ngayon din. Umpisahan na pag-aaral.
for today in the Philippines. Isang proyekto ang inilunsad ng Sama sa Alumni Association sa alaala ng kanilang dakilang comrade na si Leanne. Ang taunang The Great Leanne Run. The Great Leanne Run is a project of Samasa. It is a project to reach out to the new generation, to teach them lessons on martial law and dictatorship so that they affirm their commitment to democracy and fight against any return of dictatorship into the country. Mga estudyante ko po, actually player ko po sila sa track and field. Para aware po sila sa mga nangyari noon dahil medyo matagal na po yung ganong klase ng ano eh, ng pangyayari. Ayon po si Leanne Alejandro, leader estudyante, na sa mga outspoken talaga laban ng panahon ni Marcos. I remember martial law and to be educated what really happened before na hindi lang umasa dun sa mga revision sa history but really to participate and support kung ano man yung mga pinaglaban noon na patuloy pa rin yung paglalaban. First, inaalala namin yung no, yung mga causes ng martial law. At the same time as students of UP College of Law sa BGC campus, no? Kami ay nakikisa rito sa activity na to with our professor, Professor Tony Lavinia po. Thank you, ma'am. Para alam po namin kung para saan po itong pagtatak, para saan po itong panahon na ito at kung ano po matutulong ito sa bansa po. This is a experiential run, which is quite unique because it creates the experience of our history to teach lessons to the new generation who has never experienced martial law. Talino't lakas namin, mga anak ng bayan. Sa bawat paghakbang, sa bawat pagtakbo, sa bawat pagkilos para sa kalayaan at demokrasya, patuloy na nabubuhay si Leanne. Thank you.
kape sa kantina. Ang gatas muna ang iyong tinimpla. Ako'y nagtaka, tinanong ka, bakit ka ganyan magtimpla? Ay sabi mo, iba ang lasa kung kape o gatas ang inuna. Nang minsan nakita ka nakaupo sa bangketa sa lumang pulyeto, nagsusulat ka. Ako'y nagtaka, tinanong ka, bakit wala bang blankong pahina? Ay sabi mo, magsaya bago mawala ang ideya, sinulat ko na nang huli kang nakita sa bundok isang umaga, nakatitig sa parang nag-isa. Ako'y nagtaka, tinanong ka, bakit tila balisa ka? Ay sabi mo, kumusta ka? At may dumating, nagpaalam ka na, di na tayo makikita maliban sa alaala. Pagyaw mo'y napakaaga. Nagtataka, nagtatanong pa, tayo ba'y lalaya pa? Ay sabi mo, may pag-asa, babalik tayo mas marami di ba?